tinura. Style siyang papag na mataas ang unahan. Ayan, tapos meron po siyang mga paa, apat. Yung mga slab lang po ito ng kahoy. Yung ginagamit natin. Menos din. Ayan. Ayan, kung pwede bakal, kung gusto nyo pang matagalan, pwede naman po yung bakal, yung tubular. Ito naman, meron po tayong pangharang na kahoy din para hindi po tumatapon. Tapos, meron po tayong dalawang lalagyanan ng bag sa reject. Meron naman pong bunganga o yung bibig kung saan ay meron tayong kahoy na pampigil para pagka pinipilian, i-close natin ito. Pero pagka wala naman pong marami pong hinog, okay lang po. Pwede na po makuha po mga katibi po mong lumaki ng kalamansi. Wala ka naman palang tonyang reject eh. Oo, isa-isa. Dapat yan ang mahal eh, yung reject eh. Kaya walang makuha eh. Wow. Berde-berde. Yan, umikilap po mga katibyo po yung kalamansi. Umikisap eh. Umikilap din kasi. Alam mo na presyo eh. Yan, mahal pa presyo ng kalamansi. Nakagandahan ng kalamansi mga katibyo. Talaga may tataguyod ka. Target nito eh, 15 red bag. Ay, mabuhay. Kailangan. Ayan, doon po sa mga merong kalamansian, ito yung kanyo pong ipoproduce pagka kinag-harvest na. Ito po yung tinatawag nating tinuran. Style siyang papag na mataas ang unahan. Ayan, tapos meron po siyang mga paa, apat. Yung mga slab lang po ito ng kahoy. Yung ginagamit natin. Menos din, ayan. Yeah, kung pwede bakal, kung gusto nyo pang matagalan, pwede naman po yung bakal, yung tubular. Ito naman, meron po tayong pangharang na kahoy din para hindi po tumatapon. Tapos, meron po tayong dalawang lalagyanan ng bag sa reject. Meron naman pong bunganga o yung bibig kung saan ay meron tayong kahoy na pampigil para pagka pinipilian, i-close natin ito. Pero pagka wala naman marami pong hinog, okay lang po na nakaganyan siya. Para madali po natin siyang salin. So, yan. Yan, ganyan po ang paraan po ng kalamansi. Ito mga katribya, marami pong mga piklat po yung mga mamimitas. Ito, binubuko dito, lalo na itong ganyan. Ayan. Kasi tinamaan po mga katribya po nung kapwa niya kalamansi gaya nito. Kakatas to, pangbubulang po ng sira. Ayan o, gaya niya no, yung mga ganyang mga nabalatan. Ayan, kumisang pagka nagmamadali ang mga tagapitas, ganyan po yung nangyayari. Pagka hindi pa siya kumakatas, wala siya magiging problema. Pero pagka halimbawa naman yan ay kumatas na, doon na magkakaroon, magdadami na po siya ng sira. Yeah. Pagka puno na po yung red bag, sasarado na ngayon itong ating kawan na lagyan na. Pagkakunin mo yung kahoy. Puno na eh. Ayun. Ito yung parang pinaka-gate niya. Para hindi po umuho. Ayan. Okay, close na. Pwede na ngayon buhatin noong may-ari yung kanyang napilian. At
Pagkatapos noon, papalitan ulit ng panibagong red bag. Buhat, buhat, buhat! Ganyan. Kaya yun pong kalamansi. Basta pagka natinor na siya, it natutos na. Wala nang problema. Diretso na kagad sa market. Kaya napakaginhawa kung parambol dun sa kuha natin sa palay. Napakaraming trabaho ng palay. Pero mayroon din nagtatanim ng palay eh. Kasi wala tayong kakainin pagka hindi tayo nagtanim. Oo naman, siyempre. Importante pa rin palay. Kaya natin ng agri. Dahil hindi naman lahat pwedeng taniman ng kalamansi. Dahil lalo yung mga binabahan lugar, wala pong puwang ang kalamansi doon. Dahil mamamatay. Kampalay talaga. Kaya ganyan kamahal po ng mga agri. Yung Pilipino para matustusan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Itong mga gobyerno, dumami ani natin. Kaya lang siyempre, nakakalungkot dahil dumadami po yung tao kumakain ng kanin, lumiliit naman yung kanilang taniman. Pero dahil, dumadami na may bahay. Dumadami bahay tsaka subdivision. Tsaka yung mga daan. Kaya yan, nakakain din yan ang mga bypass. Kaya yung pong pagpili po natin, ito yung ginagawa natin dyan. Ayan. Ito yung lahat po ng mga reject. Reject ang tawag dito. Kalahati ito noong good yung presyo niya. Eh hindi po siya nasasayang. Eh, konti lang naman ito. Baswerte ito. Makaisang bag po yung kapatid ko. Patakilo lang eh. Oo. Eh, konti-konti lang kasi. Isa kilo lang ako. Dahil naaagad po yung kalamansi. Ito yung siguro yung mga nabaktawan na lang din to ng mga tagapitas. Yung hindi nakuha. Eto. Ito yung mga katribe sinasabi natin. Ayan, nagkukulay brown na siya. Ito, pag ito'y nakahawa sa kapwa kalamansi, masisira rin po yung kanyang mahawa. Maluluto rin. Dahil ito, oil niya, langis. Nakakapasok. Kaya pag ito ay nadampi sa balat niya, isa napapasok rin yung balat ng tao. Kaya lalo na rin po yung kapwa niya kalamansi. Kaya ito, yan, binubuko dito. Nilalagay sa isang supot. Ito, may katas na rin siya. Kaya yan ang importante dyan. Pag hindi marunong po yung tagapisas at nagmamadali, magiging puro ganito, magpupuro reject ang kalamansi. Pagka na ganyan, magre-reklamo na yung buyer. Nasasabihin ay naluto na yung kalamansi niya. Kaya pagka naluto na, malulugi na dyan, yung mismo may-ari. Dahil hindi nababayaran po ng buyer yon. Ay isa rin po yan doon sa iniingatan ng mga tagapitas. Maiwasan yung piklat, yung katas. Yan. Ay, pag yan ay humawa po sa kapwa kalamansi, sisira na rin yung kahit buo yung kalamansi ninyo. Kaya minsan, kahit po yung bata, hindi natin pinahihintulutan na pumitas. Dahil hindi po siya marunong. Kaya yeah, pinagkakatiwala natin doon sa talagang marunong ang pitas. Ngayon, pagka po aralan, kaya nag-aaral, magpitas, ibubukod natin yung kanila para hindi naman po ma-reject. Kasasama po natin sa mga marunong, kagaya niya. Pagkakahawa-hawa po yan. Pangbumbulan po yan ng sira. Tsaka tatawaran ito yung kalamansi ni Ari. Yan. Sasayang. Pagka hindi po marunong yung pipitas, kakaroon siya ng katas. Ito. Yan. Pagka na-red bag na po siya. Ayan. Kiluhin pa po yan. Kailangan yan. Mga 30 kilos. Yan po ang kalamansi. Mainit lang po ngayon mamitas dahil matindi sikat ng araw. Ito, may katas-katas. Oh. May pinagmulan ito ng katas. Maaring merong nabutas. Mararamdaman niya mga katabi malagkit. Yung lagkit na yon, yun yung nakakaluto sa kalamansi. Yung nagiging brown.
Pwede pala yan, hindi napiliin. Oo. Oh. Ay, maganda nga sana, binukod na nila yung dilaw eh. Pinamulsa. Para red bang. Yun lang, yung piklat lang ang kailangan maalis. Ito, oh. Maraming mga piklat. Pag yan ay nabutas, magiging reject yan. Kaya sa pagpitas din ng kalamansi, iniiwasan natin yung magpitas po ng maagang maaga. Dahil lalo na pagka umulan, malimit po dyan yung pong pagkasira o yung pagkaluto. Yan yung iniiwasan sa ating kalamansi. Kaya kailangan rin natin pilian para hindi po marami masira. Kasi pagka hindi po natin ito pipilian, ako, kawawa yung magtitinda, kawawa rin yung may-ari. At ang kabel, wala akong makikita ng ganyang kalaki. Mm-hmm. Puro ganito lang ito. Tapos, ayan, yan ang karamihan. Tawag dyan mga dumalaga. Maliit pa rin. Sinlaki ng butas ng ilong. Binibili ata din sa sangitan yun. Mm-hmm. Sangitan kasi, kahit anong klaseng kalamansi, basta't kalamansi, mabenta po yan. Kinuko nila, mura ka, wala naman. Tinan nyo, mayroong kalamansi, ayan, oh, kumpul-kumpula. No? Ayan, oh, puro ubas yan. Ayan, ganyan kasi pag ang kalamansi, pag nagbunga. Laki pa, eh. Pagka lahat ng kuna ganyan, nakasahin. Dugtong-dugtong. Kaya masisiyang ka. Pag yan ay palalaki mo, palalaki pa yan. Eh. Ang gusto eh. Pero pagka makinis na siya, yan, sagad na to sa laki. Sikoko na lang yan, lilintog na lang. Eh, kaganda naman yan. Dumoble presyo. Ayan. Makakatuwa yan pag halimbawa ganyan, gaharvest ng kalamansi. Unti-unti na may aahon na. Yung bunga. Eh, ba yan? Sa tabing ilog ba yan? Pag-hide na. Ayan. Ayan. Tala mo nga. Ito, may piklat to. Yan yung panggagalingan na sira. Yan. Kaya ito ay nabutas. Ito na. Yan, para maiwasan niya. Kaya meron tayong papagang ganito. Tinitingnan natin yung ganyan may mga tama. Kasi yan po ang masisira sa kalamansi. Magiging reject na halos lahat yan. Pag umuwi kasi ang kalamansi, marami lang tama, sira. Yan. Hindi pa natitimbang yan. Oh, maya natitimbang yan. Kailangan mga 30 kilos para doon sa timbangan. Pag ito hindi po natin ito inalis, maghahawa ito. Marami na siyang mahahawa. Nakaka-5 na pala eh. Meron din po kayong ganito. Yan po yung galon na kinawan, ginupit. Para yan na may salukan na kalamansi. Pagka kinulang po dito sa red bag. Ito yung ating ginagamit. Mas marami po makukuha niyan kaysa sa manual na kamay. Na po yung ating ilang araw na paggawa, pang 7 araw na. Okay na po yung hukay. Ginagawa na lang ngayon yung sa bakal para dito sa pundasyon. Ayan. Yung mga gamit natin. Ito ay para po doon sa ating pundasyon. Yan yung ginagamit nila. Kaya mga trabaho talaga eh, paggawa ng bahay. Para matibay.
Naman ito may puno eh maganda lilim. Maginhawa. Oh. Meron pang kasakasamang kuha niya. Merienda.